Ano? Masar po yung pare si Papa? Opo, turuan nyo nga rin po ako magluto nito pa. Bunso, alam mo tumutok ka na lang sa pag-aaral mo. Mataas ang pangarap ko para sa'yo. Ayaw ko matulad ka sa akin. Tsaka isa pa, gusto kong bantayan mo yung mama mo, ha? Hindi lahat ng oras nandito ako para sa inyo. Ano ba naman yan, pa? Para ka naman nga mama alam yan. Hindi naman sa ganun. Siyempre gusto ko nang mamulat si Henry sa katotohanan na mahirap lang tayo. Gusto kong magsumikap siya. Ikaw naman, mahal. Mahal na mahal kita. Hanggang kamatayan. Nax, parang kay drama lang ah. Tapos siya kumain ka na. Salamat po. Salamat, salamat. Salamat. Bayad po. Oh, pare. Ocho mil. Kulang-kulang 8,000. Ayos, Maati. The best ka talaga. Buti na lang, hindi mo ako pinapalitan kay boss. Sinabi ko naman sa'yo, pag may tsaga, may nilaga. Ayos. Ganun talaga yun. Ayos. Hindi ka, magligpit na tayo. Naman na muna to. Madaling araw noong ikalabing walo ng Enero taong kasalukuyan, sa kanto ng Kalye Batang Bayani sa Baseco Compound sa Maynila, kitang-kita sa closed-circuit television o CCTV camera ang ginawang pag-hold up sa tindero ng pares at mami na kinilalang si Samson Bautista. Dito tayo. Tagal na kita inaabangan eh. Ngayon lang kita natin puhan. Akin ang bag mo. Teka pa. Maawa ka na sa akin. May pamilya ako. Sana. Inaabangan eh. Ngayon lang kita natin puhan. Akin ang bag mo. Ay, pare. Pare, wala akong kasalanan sa'yo. Tsaka hindi sa akin to. Huwag mo naman kunin. Cheryl! Cheryl! Si Samson! Cheryl! Nasaan mo to? Cheryl! Si Samson! Cheryl! Ano? Bakit? Ano? May lalaki na ganun baril. Ha? Ano ba? Tinututukan yung kuya mo. Ha? Bakit si Samson punta natin? Nasaan? Diyos ko! Nasa labasan! Ano nga sabi yung bag mo eh, ha? Ano yan? Pare, maawa ka na sa akin. May pamilya ako. Ano? Akin na nga yan eh. Maawa ka na sa akin. Pag sinabi kong akin na dahil hindi ako nakikipagbiruan. Parang awa mo na, huwag mo na gawin to. Thank you.
sa yung bibi niya. Immediate surgery, then increase IV infusion. Ate, kung dininis lang muna ako, i-report ko lang sa presinto to nang nari. May iwan lang muna. Sige. Pwede. Ingat ka. Hello, Susan. Lumuwas ka na muna dito sa Maynila, ha? Sumakay ka na agad sa first trip. Basta-basta, saka ako nalang ipapaliwanag pag nandito ka na. Nalian nyo, ha? Sama mo mga bata. Makatingin ah. Ano, kapalag ka? Yan, sir. Siya yan, siya yung naghamon sa akin ng suntukan. Tinutukan pa nga ako ng baril niyan eh. Okay, sige, sige. Kausap ko na yung tao natin sa Baseco. Pinadala ko na yung screenshot ng suspect. Kilala pa lang kawatan niya doon sa lugar nila. Ito yung pangalan. Alexander Ogdamina. Ben, get ready for an operation. Yes, sir. Siya po talaga yun. Hayop siya. Sige, oh. Mauuna na ho kami. Sasabihan na lang ho namin kayo pag meron na kaming balita. Sa kalagayan mo ngayon, marami ang naantig sa nangyari sa'yo. Anong gusto mong sabihin sa kanila? Sana mahuling yung marasakit. Laban ako kaso. Kung tinangkayang pera ko lang, bibigay ko naman sa kanya. Kinakausap ko lang siya. Pinutukan na agad ako. Sakta ulit siya. Ako lang uyab ang buhay na para hindi pa rin isang ang tao. Wala ka na akong kasalanan sa kanya. Matapos ang higit isang linggong kritikal na kalagayan sa Cat Andres Bonifacio Memorial Medical Center, tuluyang binawian ang buhay si Samson. Tama ng baril sa leeg ang naging dahilan ng kanyang pagkamatay. Sa pinagsanib ng puwersa ng Ermita at Baseco Police, agad ikinasang isang manhunt operation laban sa suspect na si Alexander Ogdamina alias Kalbo. Alexander Ogdamina! Buksan mo yung pinto! Mga pulis to! Alexander Ogdamina! Buksan mo yung pinto! Tatago ka pa, ha? Taas ang kamay! Sige, sasa mo! Thank you.
iba yung... Oh, ayan. In 48 hours. Kasi nila, mga tulad sa amin, nagbibiro kami. Hindi kami nagbibiro. Pag sinabi namin, ginagawa namin yun. Kaya dapat, pag hinood na sila, konting halaga lang naman yan kung gugustuhin eh. Hindi na kailangan mawalan pa ng buhay. Yun lang. Ba't binigay naman sa'yo yung bag? Hindi binigay sa akin yun. Makikita nyo naman sa CCTV kung binigay nga ba talaga sa akin bago ko pinutukan. Kasalukuyang nakakulong sa Manila Police District ang suspect na si Alexander Ogdamina. Patong-patong na kasong pagpatay, pagnanakaw at illegal possession of firearms ang isinampalaban sa kanya.